So guys, for today's video, magluluto tayo ng buffalo wings. So ito yung main ingredients natin guys. Of course, yung ating chicken wings. Pinakaluan ko na siya. Next, yung cooking oil natin. Meron tayo silica. Patis. Hindi ako maglalagay ng soft drinks dahil ito so bad na yun. So, maglalagay tayo ng kunting honey. Soy sauce at saka oyster sauce. Bili na tayo sa dalawa. Kunting marina. Ito guys, yung optional natin na spices, chili flakes at saka white paprika. And then, of course, yung paminta natin, onion powder, garlic powder at saka brown sugar. Then, meron din tayo butter. Actually guys, okay naman walang butter, okay rin kung walang mga sibintas paprika kasi natatakahan eh kasi sa atin kasi lalo sa Pinas hindi siya masyadong affordable kasi meron siyang kamahalan. So, optional lang yan guys. Itong honey, pwede nyo lang lagyan ng, lagyan nyo lang ng soft drinks. Sa akin kasi, ibahin ko siya guys para inilevel up ko siya. Of course, yung ating mga pananakot, meron tayong ceiling haba dito. Naglalagay ko kunti ng luya guys para mawala yung langsa. Gusto na lang dito guys. Tapos meron tayong upos yung onion natin. At saka bawang. Isang pirasong limon. Gusto na lang din yung limon guys. Kung di kayo kung pwede lang naman share vinegar. At saka ito yung aksa natin na green. At saka gusto na lang din yung carrots. So yun lang guys. Hindi manok guys. Sa akin kasi yung isang sikreto ko. Lalagyan ko siya ng kunting harina para hindi naman sa bibigwan, kunti lang talaga, kunti lang, wala siyang exact amount, parang makukurt lang siya kunti. Actually kahit na walang harina guys, pwede naman, pero sa akin kasi nilagyan ko kunti para hindi siya tatalsik pag niluto kasi hinaan natin siya sa pinalambot natin siya. Then mix lang natin guys, makikita nyo hindi siya talaga gaano karami, baga kunti lang talaga. So yung sukat ng harina guys, nagtitipindi rin siya kung gaano karami yung chicken wings natin naluluto rin. So ganun lang guys, parang kinukot lang siya kunti, kunting-kunti lang. Tapos pag mainit na yung ating mantika, okay, ganun lang siya. Hindi na siya masyadong gusto rin kasi nga, ito na lang siya masyadong crispy or gusto ko guys, tama na yung magtagol yung brown siya. Ito pang okay na natin. Sidasay lang natin sa ating magaya na mayroon siyang nabibring yung oil na yan, ina-exist na oil niya. Procedure guys sa pagluluto ng ating sauce para ma-dip natin yung buffalo wings natin. So, yung una yung ating bawang at saka palapasin na natin yung aroma at saka yung after seconds guys, talaga natin yung onion natin. Okay na siya guys, nagka-dinggaw na siya. Maglagay lang tayo ng additional na
part guys, kung gusto nyo maglagay ng chicken cubes, pwede siya guys. Diba kung hindi ako naglagay ng chicken cubes kasi marami naman mga spices. At mga seasonings na ilalagay natin na may mix. Pag nagme-melt na siya guys, dito na na-part na ating iba. Ulit-ulit na siya ng tulad na ketchup. Kumauna ang ketchup guys para sa crispy. Mix guys yung dating amount na isang 1.5 na spoon na ketchup. Lagyan natin siya ng kunting honey, saffron, kunting brown sugar, mga half lang yata na ating little amount of paminta o black pepper. Next guys, yung little amount also of garlic powder. Then guys, a little amount of some onion powder. Then, little amount also of this powder. Hindi kayong nagay tayo ng chicken, patis, at isa pa, chicken din na. For that one guys, dito nila yung paglagay natin ng ating taros for, pakaros guys yung purpose niya, magkakaroon lang ng chicken, bulaklak yung niluluto natin. Pagkaroon ng isang chicken atlak. Then next is yung yun natin. Gusto na yung dito ng part. Pwede natin alisin yung buto guys. Pwede rin yung buto. Then yung ating piling haba kasama yung madali lang yung paggawa ng kanyang sauce. Pag once na ganito na, malapit na siya. Ito na yung climax ng part ng pagkakito natin. Lalagay na natin yung cheese. Try natin na wings. Chicken wings. So dito na part guys, hinahanan natin yung apoy. Tapos, sidip lang natin yung hindi tayo maglalagay ng asin guys.
tayo ng beef grill ngayon na hindi siya ginagamit, hindi siya niloto ng grill guys. Kumbaga, niloto lang siya sa ating pan. So ito guys, may dalawang beef tayo. At tapos, meron tayong mga beef, itong oyster sauce, ketchup, soft drinks, mga spices, yung powder. Meron tayong black pepper, onion powder, garlic powder, brown sugar, at saka red paprika. So, magagawin lang natin guys, una, maglagay lang tayo ng oyster sauce dito. Ating oyster sauce muna. Tapos, para kung nanaringit ng ating guys, lagay din tayo ng kunting ketchup. Tapos, kuha tayo muna, kunting amount ng seasoning. Depende lang yung measurement niya guys sa mga soy sauce. Tapos kunting suka. Kung meron tayong limon guys, pwede siya mas masarap pag limon. Pero sa akin kasi lulutuin ko ngayon ng diretso kaya lagyan ko lang ng suka. Tapos yung ating pampanasa, yung seasonings natin. Maglagay tayo guys ng bawang na pinapod sa sarante. Tapos next lang natin. Tapos ilalagay natin yung dalawang pirasong bako. Last one guys. Yung binakan ko tadi nga huwag na kong salimutan. Yung dalawang spoon na olive oil, cooking oil, so binigyan ko po. Ganun lang yung pwede. Sama ka siya. Pwede natin siya. Okay. Pwede mo na rin siyang i-stew guys. Lagay siya refrigerator mo na pagdi. Hanggang tatlo or overnight. Ayan, pagdi rin siya. So, pwede mo na rin siyang gupurin natin guys kasi na manipis lang yung makan natin ang crumbies. So dito sa pan guys, tatakinig natin yung pan. Pag init na yung pan natin guys, lalo na paglulutuin natin sana sa non-stick ko, pero nilutuin ko sa regular na frying pan. Pag once na mainit na, ilalagay lang natin yung kasi maglalagay tayo ng oil pan nasa. So palabasin lang natin yung excess na oil niya at saka pag makita natin guys na nagre-reduce na yung ating beef, atin na siya ni baliktad. Nakikita nyo guys na yung juicy ng beef ay kusang lumalabas. Siya na rin yung magluluto sa kanya. Kumbaga, para siyang drinks guys na hindi siya nagsagamit ng grill ng pan. Magluto na natin siya sa regular na pan. So, maglagay lang tayo ng kunting sili guys, hindi tayo ng sili para magkaroon lang siya ng spicy at sipak ng kunti. At saka yung sili flakes natin dito na part. So balitad-balitad lang yan siya guys hanggat mawala yung excess na water niya. Nasa around 7 to 10 minutes siya lulutuin guys. So kung magigitin natin guys, malabas na yung
well niya. Yun yung hinihintay natin para mas maluluto kasi talaga dun. So, ibalik-ibalik rin yan siya guys para mag-equal yung loto niya. Tapos yung mga sit natin na mga spices, ilalagay mo natin siya sa iba. Pag lumawala na yung oil niya guys, at saka yung water niya, i-reduce na natin yung heat natin. Inaanan natin yung oven. Hintayin na lang natin yan guys, kung magmumula mula siya sa katang tayo ng sawsawan niya o yung sauce niya. Madali lang. Uwis lang tayo ng limon. Dalawang limon o isang limon. Pwede na yun. Tapos, mga powder na konti. Paminta. Tapos, pagkatapos guys, kunting toyo. Soy sauce. Kunting ketchup. Kung anong ginagawa natin kanina, yung halos lang din pareho lang sila. Tapos, maraming amount guys ng oyster sauce. Kasi parang barbecue sauce to siya guys. Mix lang natin. Tapos yung sealing plates. Ay, sealing plates. Tapos kunting yun na guys, dahan na yung sauce natin guys. Thank you.
guys, ng simple lang guys, sobrang dali lang. So makagawa tayo ng masarap at masustansyang pagkain gamit lang yung isang okra, itlog, at saka yung harina at saka breadcrumbs at mga powder seasonings natin, spices guys. So ito guys, ready na guys. Nilaga na natin yung okra natin. Ito yung mga solution guys sa mga taong hindi kakain ng okra at saka yung mga bata hindi kakain, kasi yung okra guys, aside sa masustansya siya na pagkain, nakakatulong ito pag digest ng ating mga pagkain, lalo na din guys sa mga ulcer at saka. So ang una natin gagawin guys, unang gagawin, durugin lang natin yung okra guys. Pirasong itlog natin. Kuha tayo ng malinis na pan. Ilagay tayo ng harina. Ito yung isa sa mga ingredients natin. Tapos next, kukuha tayo ng kunting black pepper. Tapos kunting garlic powder. Sa kunting onion powder. I-mix lang natin guys. Tapos lagyan lang natin ng kunting seasoning, asin or anong seasonings guys, kunti lang. Mix. So ganun lang ka easy guys. Next guys, kukuha tayo ng isang sapang plate or isang bowl. Meron tayong breadcrumbs. Sobrang simple lang. Kukunin natin yung okra natin na ginagawa natin kanina. Ilalagay natin dito sa ginawa nating breading. Pagkatapos natin nilalagay dyan guys, ilalagay natin dito sa itlog. Tapos balik natin ulit isang bisis. Tapos sa itlog na naman. Then pag makukot na siya ng maayos guys, ilagay natin dito sa ating breadcrumbs. So same procedure lang guys sa lahat ng okra na gawin natin. So maglagay lang tayo ng mantika guys. Saka hintay natin kumulos. Lagay na natin guys. So madali lang yung pagluto guys, kasi luto naman yung okra natin. So, yung luluto niya natin guys, yung sinukot lang natin ng mga
So, sobra siyang healthy guys. Aside from that, yung mga hindi kakain ng okra, lalo na yung mga bata, so hindi nila akalain na okra kasi hindi na halos malalasan yung okra dahil sa itlog at saka yung mga seasoning na ginagamit natin. So napapansin nyo guys, agad-agad siya mabaligtad kasi nga dali lang siyang butuin. So mahina lang yung apoy natin na kailangan nito guys. So, hintayin lang natin mag-golden brown yung kulay niya guys. Ganda na guys. See? Sobrang sarap guys. Ganun lang kasimple guys. Guys, hindi natin nakalain. So yung mga bata guys na hindi kumakain ng okra, sino pa bang nag-aakala guys na okra yan? Sobrang sarap yun guys. Hello guys, so magluluto tayo guys ngayon ng chicken broccoli guys, okay? Meron tayong breast ng manok, 1 kilo po ito guys. Yan. Tapos next is, of course, yung broccoli natin, sobrang fresh. Tapos yung atsal na green. Tapos meron tayong kunting carrots, onion, saka kunting loya, at saka bawang. Tapos dito naman sa mga seasonings natin guys, at saka spices, meron tayong kunting harina, meron tayong powder na onion powder at saka garlic powder, meron din tayong brown sugar, black pepper na duro, meron din tayong chili flakes guys at saka rupa bea, sinalang yan at saka patis. Next guys, yung cooking oil natin, meron din tayong kunting vinegar, nalagay tayong kutila at saka soy sauce din kunti at saka yung pinaka main ingredients natin, isa sa mga considered na main ingredients guys yung oyster sauce. So dito guys, guys, maglagay tayo ng mantika.
Okay guys, ilagay na natin yung bawang asa tayo. Tapos yung sibuyas natin guys. Mix guys pag brown na, golden brown na yung bawang natin. Ilagay na natin agad-agad yung breast na chicken natin. Right after guys, lagay natin na yung kunting paminta. Yung mga iba pang powder, tulad ng garlic powder. Onion powder po din. Kunting brown sugar. Tapos kunting amount na vinegar. Kunti lang guys, pamawala lang ng lamasa. Haluin lang natin guys. Pag-brisk kasi guys, hindi masyado ang mabawal kasi na wala siya ang skin. At hot ng sabatikan healthy. Pwede naman yung regular lang na manok guys. Yung manok, pwede siya. Pero mas maganda talaga pag-brisk. Next guys, yung patis natin. So kung napapansin nyo guys, tuloy-tuloy yung paglagay natin ng mga ingredients natin na saka seasoning. Kasi nga, yung breast kasi guys, hindi siya masyadong nag-absorb, hindi siya nag-uhelig. So kailangan talaga siyang ilalagay agad-agad yung mga ingredients natin ng mga seasonings. Next guys, lagyan natin ng kunting soy sauce. Kunti lang guys kasi nga, ilalagay tayo ng oyster sauce naman. So, haluin lang natin guys para i-absorb nyo yung nilalagay natin na spices at saka seasoning. Tapos, kaya natin kumukulo guys at pakpan natin ng mga 2 to 3 minutes. So, pag makikita natin guys na malabas na yung mga water niya sa chicken, lagyan natin ng seasoning para ma-absorb ng manok. Habang may tubig po siya. So yun na guys. Parang nagre-reduce na yung laki ng manok. Mag-add pala ako guys ng isang mga sikrito ko sa mga ingredients guys. Mag-add ako sa dito ng part na butter. So paminok ko lang yung butter guys. Mag-add ako guys para ang purpose, isa sa mga purpose niya sa butter para magkaroon siya ng lakot at saka the same time lasa din guys. At saka aroma. So dito na part guys, ilalagay na natin yung carrots natin. Optional lang naman yung carrots guys, kailin lang naglalagay ako para kunting attraction sa pat. Isim ko din guys na karoon siya ng aroma at lasa. Pagkatapos natin malagay yan guys, ilalagay na natin yung oyster sauce natin. Lamihan natin ng oyster sauce. So tips guys, hindi tayo maglagay ng asin kasi nga ang oyster sauce mataas na yung salt niya at saka isang time yung soy sauce na nilagay natin. After
So yun guys, mayroon tayong sinusolusyon na harina. Lagyan lang natin siya putin para makapanulang yung so paglagay natin ng harina guys, kailangan talaga natin minix kasi nga yung harina umubuo sa lalim. Ito na part guys, inaanan natin yung apoy natin. Ilalagay pa na mga seasonings guys kasi optional lang to tulad ng red paprika para magpupulay siya at saka yung chicken ay chili flakes lagyan natin kung gusto. Last na natin ilalagay guys ito na yung broccoli.